Changi Airport Terminal 4 CR. Stick, you know? Wow. Changi Airport Terminal 4. Immigration. Kunin lang natin yung SIM card na binili natin dito sa UOB Money Changer. O yan. Magkano yung SIM card na binili mo ba? 300 plus lang ata. 100 gig for 14 days na. Kiklaim lang namin dito sa UOB. Paglabas lang ng Terminal 4. Ayan. So dito may mga ATM na rin naman. Terminal 4 to na. Ayan, ATM. Tapos money changer. Nababilihan ng SIM card dito na rin. Tapos pwede ka na rin ata mag-activate dito. Ayan. So magpapalit na rin kami dito ng Singapore dollar. So try lang namin. Magkano ba papalit mo? 10,000? Alright. So marami naman kasing ATM around the area. Check lang namin dito sa UOB. Papalit tayo ng 10,000 pesos. Ayan, tapos may mga buklat din sila dito for tourist na pwede mo sigurong kunin. Ayan. So guide mo na din to sa mga line. MRT lines and tourist destination sa Singapore. Hindi, 44. Mababa. Mababa. 41 sa atin. Saan? Sa atin. Mukha naman natin. So yung 10,000 is $229 Singapore dollar. So ang 10,000 pesos is $229 Singapore dollar.
mga bossing, so touchdown na tayo sa Singapore. Ilang oras pa? 3? 3 and a half hours na tayong biyahe namin from Manila, Philippines. So, sobrang stressful sa airport kanina sa Terminal 3. Sobrang stressful talaga. Tapos, pagdating mo ng Singapore Airport sa Changi, Terminal 4, kita nyo naman sa video, or makikita nyo dito sa video, sobrang relax. Sobrang bilis ng process ng lahat. Yung sa ano. Pero pagdating dito sa Singapore, wala nang manpower. Digital, tsaka automatic. Scan ng passport. I-scan mo yung passport mo, tapos after mo nang scan yung passport, bubukas yung unang pinto or automatic door. Next naman is magta-thumbprint ka naman, tapos titingin ka dun sa camera. So parang eye sensor, tapos thumbprint. So ganun ka high-tech dito sa Singapore, sa Changi Airport. Sobrang bilis ng proseso, diba? Tapos go straight tayo sa ating hotel. Dito sa V Hotel, sa Lavender Station. Sa taas ng Lavender Station, V Hotel. So accessible tong hotel na to sa tram or sa MRT or metro, which is yung Lavender Station. Malapit sa mga grocery store, may city view. 4-star daw tong hotel na to, sabi ng wife ko nung nabook niya. Ang regular price is 7,000 to 7,500 per night, na naka-discount kami sa group. So nakuha namin siya ng mabang price per night. Alright, so room tour muna tayo. Pakita ko sa inyo yung itsura ng V Hotel. And then later, mamayang gabi, mag-dinner tayo sa Haji Lane. Tapos bukas, tignan natin kung ano pwedeng gawin bukas ito sa Singapore. Alright? Hi guys, room tour tayo dito sa V Hotel sa Singapore. Ayan, V Hotel sa Lavender Station. Tama ba? Lavender Station. So inakuha namin room for 4 nights is ito, yung dalawang kama. Dalawang single bed to eh. Tapos may view din. Ayan o. Ayan, view of the city of Singapore. Ayan o. V Hotel, ang original price na ito is 7,000 to 7,500 per night. Nakuha ng wife ko to ng 4,800 per night. Anong website mo siya nabook? By a clue. So, ito yung kanilang, anong tawag dito, be? Hindi, yung sa ganyan. Amenities. Yan. So, ito ang mga amenities. Meron na sila na free na tea, Nescafe, coffee, water, dalawang bottle. Tapos, yan siya. Smart TV, may YouTube, may YT. Tapos, yan, big mirror. Then, bathroom. Yan. Sakto lang. Sakto lang kasi mura namin nakuha sa ano, sa Klook, 'di ba? Pero I'm pretty sure may mas mura pa dito. Hindi nga lang siguro ganito kaganda. Kasi parang 4 to 5 star na 'tong hotel na 'to eh. And then maganda doon, nasa taas lang siya ng Lavender Station. 'Yon. So malapit siya sa Lavender Station. And maraming bilihan ng food sa baba. Malapit din sa mga grocery store. Eh no, o, diba? Grabe, ang ganda ng view dito. So yan, yan ang ating room. Anong floor to be? Nakuha natin. 12th floor.